sa banal, sakdal, napaka malinis na pangalan po ng ating nag-iisa at buhay na Diyos. Wala pong iba kung hindi ang ating Panginoong Hesukristo. Ako po ay bumabati sa inyong lahat ng kapayapaan. Purihin ang pangalan ng Panginoon. Purihin ang Diyos ng langit, sambahin at awitan. Panginoon mula sa mga langit. Purihin ninyo ang Diyos sa kanyang mga kaitaasan. Purihin ninyo siya, ninyong lahat niyang mga anghel. Purihin ninyo siya, buo niyang mga hukbo, mga hari sa lupa at lahat ng mga bayan, mga pangulo at lahat ng mga hukom sa lupa, mga binata at gayon din ang mga dalaga,
mga matatanda at lahat ng mga bata. Purihin nila ang pangalan ng Panginoon sapagkat ang kanyang pangalang mag-isa ay nabunyi. Ang kanyang kaluwalhatian ay nasa itaas ng lupa at ng mga langit. Purihin natin ang pangalan ng Panginoon. Magsiawit tayo sa Diyos ng mga bagong awit at ng kanyang kapurihan sa kapisana ng mga banal, sapagkat ang Diyos ay nalulugod sa kanyang bayan sa makatwidbaga sa Iglesia ng Diyos kay Kristo Jesus. Kanyang pagagandahin ang kaligtasan ng mga maamo. Purihin natin ang pangalan ng Panginoon. Purihin natin ang Diyos sa kanyang sanktuaryo. Purihin natin ang Diyos sa langit ng kanyang kapangyarihan. Purihin natin ang Diyos dahil sa kanyang mga makapangyarihang gawa. Purihin natin ang Panginoon ayon sa kanyang marilag na mga kadakilaan at purihin ng lahat ng mga bagay na may hininga, purihin nila ang pangalan ng Panginoon. Amen. Ipagpapatuloy po natin ang pagpapailanglang ng bunga ng ating mga labi na pumupuri at lumuluwalhati sa pangalan ng ating Panginoong Hesukristo. Awitin po natin ang bilang 13 sa ating pong mga himnaryo. Gumising ka na tutulog, magbangon sa mga patay, liliwanagan ka niya. Namamalas sa
pagliliwanag. Lindol, gutom, mga hirap, ngayon'y nagagana. Pumasok, pumasok, gumawa o mas at maglingkod. Kung sa Diyos ay pasako. Purihin ang pangalan ng Panginoong Hesukristo. Numero 137 ang atin pong susunod na awitin. Iglesia ng Diyos kay Kristo Jesus na maranan na itinuturo bagong tipan. Ito ang tanging daan ng ating kaligtasan, kaya katinang pasukan. Iglesia ng Diyos na maranal kay Kristo Jesus na sa ligan, ito ang tunay na daan tungo sa bayang banal. Kay Kristo Jesus lamang tayo'y dapat masali at hindi sa utos sa unsin sa isang matuwid. Mga hidwang aral ay huwag bayang malayik sa iglesyang walang dungis. Iglesia ng Diyos na sa ligan, ito ang tunay na daang tungo sa bayang banal. Sa buhay nating ito'y walang tagapagligtas liban kay Kristo na sumako sa lahat. Kaya nga't sa iglesia na kanyang iniligtas manatili hanggang wakas. Iglesia ng Diyos na ligan, ito ang tunay na daang tungo sa bayang banal. Kung nais mong buhay mo'y maging sakdal kay Jesus sa banal niyang kulungan, ikaw ay pasako. Tanggapin sa puso ang tawag niyang mairog, at sa kanya ay sumunod. Iglesia ng Diyos na mahal kay Kristo sa ligan, ito ang tuwing
Dakilang Panginoon po naming Diyos, Ama na lubha kapong kagalang-galang, Ikaw po ay Diyos na sadya kapong kapita-pitagan, Nag-iisa ka pong Diyos na buhay, ang may-ari ang lumalang ng lahat ng mga bagay, ang Diyos na pinaka makapangyarihan ka po sa lahat. Ama na sakbibika sa iyong pag-ibig, napakasagana mo po sa kagandahan ng iyong mga kalooban, napakadakila mo po sa iyong mga pagbibiyaya, data po at ikaw po ay Diyos na napakabanayad mo po sa iyong mga kagalitan. Amang banal na ikaw po ang Diyos na nag-iisang buhay na Diyos, pinagtapatan ka po, pinaglingkuran hanggang kani-kanilang kamatayan, ni Abraham, ni Isaak at ni Jacob, ng iyo pong mga banal na propeta sa bansa ng Israel, ikaw din po ang sinasampalatayanan namin na Diyos na buhay, na dahil po sa iyong pag-ibig, na kami po na iyong mga hamak na mga nilalang ay magtamo ng buhay na walang hanggan, nagkatawan tao ka po, Panginoon, ikaw po ang aming dakila at banal na Diyos na Kristo Jesus. Sa banal, sakdal at malinis na pangalan mo pong Kristo Jesus, na ikaw din po ang Diyos na pinagtapatan at pinaglingkuran ng aming minamahal na Ama at Ina, hanggang sa kani-kanilang mga kamatayan, sa pangalan mo pong Kristo Jesus, itinitiklop po namin ang aming mga tuhod. Pagkatapos pong pailanglangan ka namin ang bunga ng aming mga labi, na walang saway pumupuri at sumasamba sa iyong marangal na pangalan. Una na nga po dito sa Los Angeles, California, sa iyong dukha, maliit na bahay dalanginan, at kasama rin po namin sa Espiritu ang amin pong mga minamahal sa buhay, mga kaibigan at mga kapatiran, pangunahin na nga po sa kanila na hanggang ngayon naroon pa sa aming inang bayang Pilipinas, at ang marami po sa kanila ay naroroon at nanging ibang bayan sa iba't ibang dako nitong napakagulo at mandarayang sanglibutan. Amang banal sa aming paniniklohod, sinasamba ka po namin, pinupuri ka namin, niluluwalhati namin ang iyong kagalang-galang, ang malinis mo pong pangalan, sa Espiritu mo po at sa iyong kagilagilalas na katotohanan. Amang banal, nalalaman po namin, wala pang nangakakaabot sa amin sa iyong banal na kalwalhatian, data po't ipinakikiusap namin sa iyo, Panginoon, sa Webes po ng gabing ito, huwag mo sanang gawing dahilan ang aming mga kasalanan at ang aming sari-saring kahinaan at mga kapintasan upang hindi mo po kami turuan ng iyong banal at dalisay na aral. Nakikiusap kami sa iyo, Panginoon, humihingi kami sa iyo ng kahabagan na kung ano man po sana ang aming nagawang mga pagkakamali at pagkakasala sa iyo, patawarin mo po kami, Panginoon, sa lahat po ng aming mga nagawang mga kasalanan. Ama manal, sa Webes po ng gabing ito, kasangkapanin mo po sanang muli ang bibig at labi ng iyong pinakamahamak, pinakawalang kakabukabuluhan mo pong alipin,
banalin mo po sana ang kanyang puso, linisin mo nawa ang kanyang isipan at ang kanyang kalooban, tulungan mo po sanang maging isang mabuting kasangkapan ang iyong hamak na lingkod sa pagpapahayag at pangangalat ng iyong kagilagilalas na katotohanan. At kung mapakinggan namin, Amang Banal, ang kanyang tinig, mangagsisampalataya kami na ikaw nga ang nagtuturo at nagsasalita sa amin, at sana'y langkapan mo ng bisa at kapangyarihan ang mga aral na iyong isisiwalat sa amin. Ito po sana'y patubuin mo sa kaibuturan ng aming mga puso, magamit namin na tulad sa isang tabak na may dalawang talim na ipangpapatay namin sa lahat ng suligi ng kadiliman, at magamit din naman namin na tulad sa isang ilawan na nagniningning na magbibigay at tatanglaw sa amin ng lubos mong kaliwanagan sa pagtahak namin sa daan ng buhay hanggang sa maabot naming lahat ang ipinangangako mo pong buhay na walang hanggan. Ama naming Diyos, habang kami po ay nagsisipakinig, dalawin mo nawa ang bawat isa sa amin sa silong ng amin-aming mga dampang tahanan. Pangunahin na nga po ang maraming sa amin. Pinasapitan mo ng mabibigat na mga karamdaman. Aman Diyos, kung ang aming mga kasalanan ang sanhi ng pagbibigay mo sa amin ng mabibigat na karamdaman, maawat mahabag ka, Amang Banal. Patawarin mo po kami at sana'y dagdagan mo pa kaming lahat ng kagalingan, kalakasan upang magamit namin sa ikapagpapatuloy ng aming mga paglilingkod sa iyo ng buong puso, buong isip, buong lakas, sapagkat ito po ang tunay na dahilan kung bakit kami po'y nilalang mo sa ibabaw nitong sanglibutan. Panginoon naming Hesukristo, lubos po ang aming pag-asa, lubos ang aming pananampalataya na ikaw po ang muling papatnubay sa amin. Ikaw po ang gigising sa bawat isa sa amin. Ikaw po ang magbibigay na muli sa amin ng tubig ng buhay at pagkain ng aming mga kaluluwa. Alalaon po baga ang iyong banal na mga salita. Ito nawa ang iyong ipagpala, ibasbas at ibendisyon sa aming lahat hanggang sa amin-aming sariling mga kabyak ng puso, amin-aming mga anak, mga manugang, mga apo at mga kasangbahay at mga kamaganakan sa laman. Sa tanging pangalan mo pong Kristo Jesus, magmula po ngayon at magpakai kailanman. Amen! At ngayon po mga pinagpipitaganan, mga ginigiliw po naming mga tagapakinig. Una na nga po, lagi ninyong napapakinggan sa amin, charity must always begins at home. Unahin po muna natin ang atin pong sariling mga kaluluwa. At pagkatapos po ay tawagin na natin ang ating mga kabyak ng puso, ang atin pong mga anak, mga manugang, mga apo, kasangbahay. At kung meron po tayong panauhin na mga kamag-anakan at mga kaibigan natin, eh bago po natin sila pauwiin o lumabas ng ating mga tahanan, ay atin pong ipag-anyaya na sila man po ay makinig na kasama natin sa Iglesia ng Diyos kay Kristo Jesus. Huwag po nating ikakahiya ang pangalang Kristo Jesus at Diyos o Iglesia ng Diyos kay Kristo Jesus. Ito po ang katawan ng Diyos. Kung ikakahiya po natin siya sa ikalawang pagparito, baka po ikahiya rin tayo ng Panginoong Hesukristo sa harapan ng kanyang mga anghel.
hindi po tayo makakapasok sa buhay na walang hanggan. Kaya nga po, husayin na natin ang ating sarili at ang ating sambahayan at kunin na rin po natin ang ating mga Biblia. At kung meron po tayong Bibliang English na King James Version, ihanda na rin po natin. At atin na pong pasisimulan ang ating banal na pagsamba sa pamamagitan po ng pag-aaral o pakikinig ng mga salita ng Diyos na lipos ng Espiritu at lipos ng buhay. Una po nating babasahin sa King James Version sa aklat po ni Apostle James in his chapter 3 and the verse is 13, the first part, ganito po ang sinasabi. Who is wise and understanding among you? Sino ang marunong at matalino sa inyo? Dito po sa ating paksa, tiyak na tiyak po na ito po ay isang paksa o tanong na nagpapaliwanag. Who is wise and understanding among you? Sino ang marunong at matalino sa inyo? Na kung liliwanagin po lamang, wala pong matalinong tao. Wala pong marurunong na tao sa balat ng lupa. Paano po natin ito lubos na maliliwanagan? Katulad po ng inyong nalalaman, sinusunod po natin ang sinasabi ng Diyos sa Isaiah 34:16. Inyong saliksikin, pag sinabi pong saliksikin ay pag-aralan. Inyong saliksikin, basahin ang mga banal na kasulatan. At nalalaman po natin ang mga banal na kasulatan, yan nga po ang mga aklat na pinagsama-sama, ang Biblia. Inyong saliksikin, basahin, pag-aralan, ang Biblia o ang mga banal na kasulatan, sapagkat dito'y inaakala ninyo na meron tayong kapayapaan ng ating kaluluwa at ang wika ng banal na kasulatan, 34:16 din po, ito'y iniutos ng aking bibig at pinisan sila ng kanyang espiritu. Kaya po nabuo ang Biblia, ito po ay salita ng Diyos at pag sinasabing salita ng Diyos, ito po ay makapangyarihan. Wala pong salita ang Diyos na hindi niya tinutupad. Mga tagapakinig po namin. At ang wika dito, ito ika ay hindi magkukulang. Iniutos ng aking bibig at pinagsama-sama pinisan ng kanyang espiritu. Hindi mangangailangan ng kasama. Kaya hindi po natin ginagamitan ang ating pag-aaral ng sari-saring mga Biblia na hindi original o yung tinatawag nila na mga apokrypha. Yun po ay mga dagdag, mga sulat na ng mga tao, katha ng mga tao. Sangayon kay Apostol Pablo sa Tito 1:14, na nagsisisinsay sa katotohanan. Buksan na po natin ang ating pag-aaral upang malaman natin o mapatunayan na tama ang sinasabi ni Santiago na walang taong matalino. Sa kanyang 3:13 na siya nating pinakapaksa, sino ang marunong at matalino sa inyo? Unang Korinto 3:18 po naman, pagpapatunay na hindi nagsisinungaling si Apostol Santiago. 3:18, sino man ay huwag magdaya sa kanyang sarili. Kung ang sino man sa inyo ay nag-iisip na siya'y marunong, sa kapanahunang ito, itong tinutukoy, alin yung kapanahunang ito? Edi yung huling panahon
Ngayon po, 2018 na. Hanggang ngayon, 2018, eh wala pong isinilang na taong matalino. Sino man sa inyo na nag-iisip na siya'y marunong sa kapanahon ng ito, magpakamangmang siya upang siya ang maging marunong. Nakita na natin, wala pong taong ipinanganak magmula pa nung kapanahon ng una hanggang ngayon po, 2018, sa kapanahon ng ito, eh wala pong masasabi tayong tao na marurunong o matatalino. Ituloy pa natin ang pagbasa, 1 Corinthians 3:19. Sapagkat ang karunungan ng sanglibutang ito, makinig po tayo, sapagkat ang karunungan ng sanglibutang ito ay kamangmangan sa Diyos. Eh wala po talagang isinilang na taong matalino. At kung meron mang nagsasabing sila'y mga matatalino, nag-aral sila sa mga mamahaling universidad, mamahaling kuleyo o mga eskwela, nagsunog sila ng kanilang mga kilay at marami silang titulo o mga diploma, ang liwanag po ng Biblia, 1 Corinto 3:19. Ang karunungan ng sanglibutang ito ay kamangmangan sa Diyos. Wala po kahit isa mang tao. Magmula noon hanggang ngayon, 2018 na, eh, wala pong makapagsasabing matalino siya. At kung siya man ay nagpaparangya na siya'y mataas ang pinag-aralan sa kolehiyong ganun, universidad na ganun, ayun po ay mayayabang. At wala pong kabuluhan yung mga katalinuhan nila. Totoo po ba gayan? Romanos 3:11, patunay na talagang wala pong matalino na isinilang sa lupa. At maging yung mga tao ngayon na nag-aral sa matataas na pamantasan at mga paaralan, mga kapatid, wala pong kabuluhan ang kanilang pinag-aralan. Romanos 3:11, bakit sinasabing ang lahat ng tao magmula noon hanggang sa huling panahon, eh walang matalino sa Diyos? Romanos 3:11, walang nakakatalastas. There is no one who understand. Pag sinasabing walang nakakatalastas, ay walang hang marunong. At sa Bibliang King James pa man din, sa Romanos 3:10, as it is written, gaya ng nasusulat, there is none righteous, no, not one. Walang matuwid, wala kahit isa. At kung walang matuwid, eh ang ibig lang sabihin, walang matalino, mga kapatid at mga magulang. No, not one. Wala kahit isa. Ngayon, eh kung meron ngang nagsasabing sila ay marurunong, eh ano pa ang itinuturo ni Apostol Pablo sa mga taong ito? 1 Corinto 3:20. At muli, nalalaman ng Panginoon ang pangangatwiran ng marurunong na pawang walang kabuluhan. Kung meron mang mga mayayabang dyan, meron sila ikang mga titulo, may mga diploma, o lalo na nga sa tinatawag na pamantayan ng pangangaral ng Biblia, maraming nagsasabi, I am a doctor of divinity, theosophy, and letters. Wala pong kabuluhan mga taong yan. Wala pong kabuluhan sa Diyos ang mga pagmamayabang nila. 3:21 ang wika ni Apostol Pablo, kaya't huwag ipagmapuri ninuman sa mga tao. Eh nakikita po natin, eh ako'y nagigitla eh. Pag nakikinig ako ng mga taong nangangaral, ang dami pong mga evangelist sa television, lahat halos ng channel, kung araw ng Linggo, mga televangelist. Pag ipinakikilala yung mga kanilang tagapagturo, eh, doktor pa eh.
Di naman talaga mga doktor yan. Eh, doktor ika sa Biblia, bakit? Doctor of Divinity, Theosophy and Letters. Doktor ika, manggagamot sa mga salita ng Diyos. Eh, huwag kayong magagalit, ho. Pakikinggan ko na lang ang Biblia, to. At aking tatanggapin ang paliwanag nila Apostol Pablo, ang mga taong yan na nagtamo ng karunungan dito sa lupa, ang kanilang karunungan ay walang kabuluhan at wala kahit isa na matuwid sa kanila. Ngayon, itanong po natin sa Biblia, eh meron po baga na tao na marunong o matalino ng una pang mga panahon, ano po ang pangalan niya at paano po siya nagkaroon ng katalinuhan? Pabayaan natin ang Diyos ang sumagot sa pamamagitan po ng Biblia. Eh sapagkat sinasabi po, kanina napakinggan natin, wala kahit isa, Romanos 3:10, at kung meron mang nagmamapuri na sila'y matatalino, eh ang kanilang karunungan ng sanglibutan sa Diyos ay walang kabuluhan. Ngunit, sa Biblia, merong isang marunong. At sino siya at bakit matatawag natin siya na marunong? Unang Hari, Kapitulo 4, Versikulo 29. Makibasa tayo, kayong lahat na mga kaibigan namin at mga kamag-anakan, mga anak, mga manugang, mga apo na sa araw at oras na ito, ay nakikipagkaisa sa ating pananambahan dito sa Los Angeles, California. Unang Hari, Kapitulo 4, Versikulo 29. At binigyan ng Diyos si Solomon ng karunungan. Ano po ang tanong natin? Kung sinasabi ng Biblia noon pa man, hanggang ngayon, 2018, eh walang tao na marunong, meron po palang isa. Ang pangalan po niya ay si Solomon. At hindi ko na po babasahin ang maraming mga talata para wag tayong masyadong humaba. Si Solomon po ang ikatatlong hari sa bayan ng bansa ng Israel. At siya po ang humalili sa ikalawang hari na si David na kanyang ama. Ang unang hari po ng Israel na inilagay ng Diyos, sapagkat ito ang hiniling ng mga Israelita, ayon kay Propeta Samuel, bigyan mo kami ng hari, ang hari na si Saul. Ngunit ang pag-aaral natin, ang wika ni Propeta o ni Apostol Santiago, sino ang marunong sa inyo? Eh wala pong sa 3:13 ng Santiago, ipinakikilala po na wala nga pong taong marunong magmula noong araw pa at hanggang ngayon sa taong kasalukuyan. Ngunit, ang itinanong natin kung wala mang marunong sa sanglibutan, meron bang ipinakikilala ang Biblia na marunong at paano siya nagkaroon ng karunungan? Binasa natin, Unang Hari 4:29, binigyan ng Diyos si Solomon nang karunungan at di kawasang katalinuhan at kaluwagan ng puso. Mga tagapakinig, napaka-runong, napaka, wala na tayong masasabing kamangmangan kay Haring Solomon. At ang karunungan niya, gaya ng buhanging nasa tabi ng dagat, 4:29 ng unang hari. Ang ibig lang sabihin ng gaya ng buhangin ay hindi mo mabibilang ang katalinuhan. At ito po, kung paano siya nagkaroon ng karunungan, hindi sa kanyang sariling kalooban. Hindi nag-aral si Solomon. Sa mga paaralan ng mga tao ng kanyang panahon, wala tayong mababasa sa Biblia, mga tagapakinig, wala tayong mababasa sa Biblia na si Solomon ay pinapag-aral ni Haring David na kanyang ama nung bata pa siya sa universidad o sa mga kuleyo. Saan ang galing ang kanyang katalinuhan? Binigyan ng Diyos
si Solomon ng karunungan. Narito po ang pinakataluktok ng ating pag-aaral, ang tunay na karunungan, hindi po makukuha sa mga universidad at mga paaralan. Hindi mamanahin, hindi mabibili ng salapi. Ito po ibinibigay ng Diyos. Ngayon, ipagpatuloy natin ang pagbabasa. Gaano katalino nga si Propeta Solomon? Tinatawag din po siya, bukod na hari, siya ay isa ring propeta. Ituloy natin ang unang hari, 430. At ang karunungan ni Solomon ay mahigit kaysa karunungan ng lahat na gaya ng anak ng mga silanganan, at gayon din mas marunong si Solomon kaysa buong karunungan ng Ehipto. Napakadunong po. Wala pong dudunong kay Haring Solomon. Ngayon, ang itatanong natin, bakit kapatid na Cirilo, sa Diyos kinakailangang humingi ng katalinuhan ang tao? Bakit? Bakit sa Diyos lamang at hindi tayo makakaasa na kung turuan tayo ng sino man tao, magkakaroon tayo ng diploma na bigay ng Diyos? Isang diploma na hindi katulad ng diploma ng tao. Papel, kinakain ng tanga, nasusunog, marinig na kawin. Unang Kronika 29:10. Sa Diyos lamang nanggagaling ang katalinuhan. Ano ang katunayan? 29:10. Kaya't pinuri ni Haring David ang Panginoon. Ito naman tatay ni Solomon to. Pinuri ni Haring David ang Panginoon sa harap ng buong kapisanan, at sinabi ni David, purihin ka o Panginoon na Diyos ng Israel na aking ama, magpakailan kailanman. Iyo, eto, 29:11. Bakit sa Diyos dapat ang tao humingi ng karunungan? Sa iyo o Panginoon ang kadakilaan, ang kapangyarihan, ang kaluwalhatian, ang pagtatagumpay, at ang karangalan. Ito, sapagkat lahat ng nanga sa langit, lahat ng nanga sa lupa, ay iyo ang kaharian o Panginoon, at ikaw ay mataas na pangulo sa lahat. Sa Diyos po nanggagaling ang lahat ng mga bagay. Sa Diyos nanggagaling, maging ang mga ginto, ang pila, kadakilaan, karangalan. At sa 29:12, ituloy natin hanggang 13, ang mga kayamanan ay iyo, gayon din ang karangalan ay nangagmumula sa iyo. At ikaw ay nagpupuno sa lahat, at nasa iyong kamay ang kapangyarihan, ang kalakasan, at nasa iyong kamay ang pagpapadakila at pagpapalakas sa lahat. Kaya't ngayon, aming Diyos, kami nagpapasalamat sa iyo at aming pinupuri ang iyong maluwalhating pangalan. Amen. Sa Diyos po nanggagaling ang lahat ng mga bagay. Gayon din, mga kapatid, higit sa lahat ang karunungan. Sa Diyos lamang tayo dapat hihingi. Sa Kanya lamang tayo aasa. Kaya't kung tayo pong mga tao, tayo na halimbawa, mga estudyante, mga mag-aaral, ay nais maging mga pantas sa buhay na ito, kangino po baga tayo dapat una humingi ng katalinuhan? Pagkatapos na mabasa na natin, sa Diyos pala nang gagaling ang lahat ng mga bagay, pati katalinuhan. Ano po ang una sa lahat? Marapat nating hilingin muna sa Diyos. At bakit? Mga ginigiliw naming mga tagapakinig. Ito po kasi ang napakalaking pagkakamali ng halos lahat ng mga tao sa sanglibutan. Tayo pong mga tao ay umaasa una sa lahat sa ating mga sarili. Ikalawa sa ating mga kapwa-tao tulad ng ating ama at ina. Wala pong masama doon. Talagang dapat nating mahalin ang ating una sa lahat at sundin ang ating mga magulang. Ito po ang utos na may pangako para humaba ang ating buhay, igagalang natin
ang ating mga magulang at ating rerespetuhin at susundin. Ngunit ang pagkakamali natin, maging ang inyong lingkod, nung tayo pa'y bata pa, sa pag-aaral natin, humihingi tayo ng tulong sa ating ama at ina. Ang nakakalimutan natin, merong isang makapangyarihan na sumasa ibabaw ng lahat. Na sa kanya po lamang, una, dapat tayong humingi ng tulong o ng karunungan. Totoo po ba gayan? Bakit kailangan? At ano ang dapat nating matutuhan muna para magtamo ng karunungan? Bayaan natin si Propeta David sa Aklat ng Mga Awit, Kapitulo 111 at Versikulo 10. Buksan ninyo sa inyong mga bahay-bahay. Ang pagkatakot sa Panginoon ay pasimula ng karunungan. Ito po. Tayo po, takot tayo sa tatay at nanay natin. Hindi ibig sabihin takot na parang ang mga magulang natin ay mga multo na dapat nating katakutan. Kung hindi, iniibig natin ang ating mga magulang at sinusunod natin sila sa kanilang utos. At sila nga po, dahil sa magmula pa ng ipanganak tayo, sila na ang ating kinalakhan, gayon na lamang ang ating pag-asa sa kanila natin lahat, iniaasa ang lahat ng mga bagay. Nakakalimutan natin, mayroong isa na ito nga po ang pinakamagulang, pinakaama nating lahat. Alin? Ang Diyos na makapangyarihan sa lahat na nasa langit. Ano ang wika ni Propeta David? Ang pagkatakot sa Panginoon ay pasimula ng karunungan. Kailangan po pala makilala muna natin ang Diyos. Kailangan po pala matakot tayo sa Panginoon. Hindi pagkatakot na lalayo tayo sa Kanya. Pagkatakot na katulad ng ginawa natin sa ating ama at ina nang tayo mga bata pa hanggang sa ating paglaki, yung paggalang, yung pagrespeto, yung pagsunod sa Kanyang mga utos. Totoo po ba gayan, mga kapatid? Paano nga po ba ang pagkatakot sa Panginoon? Tignan po natin, ang itinuturo din ng banal na kasulatan, pabayaan nating buksan ang Biblia, hindi po ang inyong lingkod. Paano nga ba ang pagkatakot sa Panginoon para magkaroon ako ng karunungan? Ecclesiastes Kapitulo 2, versikulo 13, sapagkat ang pagkatakot daw sa Panginoon, pasimula ng karunungan. Yung pagkatakot sa Diyos, parang susi. Na kung hindi mo muna bubuksan yon, sa kaparaan ng matutuhan mo, paano ba ang pagkatakot sa Diyos, at saka lamang tayo magkakaroon ng karunungan. Totoo ba yan? Ano ba ang susi na siyang pagkatakot natin sa Diyos? Sa Ecclesiastes Kapitulo 12, versikulo 13, ganito po ang pagpapaliwanag sa atin. Basahin po natin. Ito ang wakas ng bagay. Lahat ay narinig. Ikaw, tayo, ako, ikaw, tayong lahat, ikaw ay matakot sa Diyos. Paano ang pagkatakot sa Diyos? Sundin mo ang Kanyang mga utos, sapagkat ito ang buong katungkulan ng tao. Ayan. Ito po ang susi. Kung sinasabi man ni Propeta Solomon, mga kapatid, binasa natin kanina, ang pagkatakot sa Diyos, pasimula ng karunungan ni Propeta David, ayon sa Kaaklat ng Mga Awit na binasa ko sa inyo kanina, yung pinakapagkatakot sa Diyos, susi pala para magkaroon tayo ng karunungan, yung pagkatakot sa Diyos, Ecclesiastes 12:13, matatakot tayo sa paanong paraan, susundin natin ang Kanyang mga utos. Bakit? Ito ang buong katungkulan ng tao. Ayan po. Pagka hindi ninyo nasunod ang karunungang ipinag-uutos ng Diyos, wala tayong karunungan na galing sa Diyos. Huwag naman po kayong magagalit, ho. Ang pagkatakot sa Diyos, pagsunod sa Kanyang mga utos,
Eh ano ba ang kauna-unahang utos na ibinigay ng Diyos? Isinulat pa ng daliri ng Diyos sa 2 tapyas na bato. Ano po ang kanyang unang utos? Unang utos, Kapitulo 20, versikulo 1 hanggang 5 ng Exodus. Ako ang Panginoon mong Diyos. Huwag kang magkakaroon ng ibang Diyos liban sa akin. Huwag tayong magkakaroon ng ibang Diyos maliban sa Kanya. Eh, ang sama po, tayong mga tao, ayan, ang mga, lalo na nga malalaking relihiyon, pangunahin na nga ang iglesyang kinagisnan, huwag naman kayo magagalit, oh. Ang utos ng Diyos, huwag natin siyang papalitan. Ang ginawa naman ninyo, nagtayo kayo ng iglesia na yung pinaka-obispo ninyo, yung pinaka-papa, yun ang tinatawag yung papa sa Roma, eh, Vicarius Filii Dei, kahalili ng Diyos. Huwag kayo magagalit sa akin. Gaano mang katalino ang mga miyembro ninyo, eh wala pong katalinuhan niya na galing sa Diyos. Ang lahat niyan, karunungan na yan, eh kasuklam-suklam sa Diyos. Huwag naman kayo magagalit. Yan po ang ating pag-aaral. Hindi galing sa Diyos yan. Hindi pagkatakot sa Diyos yan. Eh sumasamba kayo sa mga larawan. Sapagkat sa ikalawang utos, huwag kang magkakaroon ng huwag kang gagawa ng kahit na anumang uri ng larawan na kamukha ng nasa langit, nasa lupa at nasa ilalim ng tubig. Huwag mo silang yuyukuran at huwag mo silang paglilingkuran. Utos ng Diyos siya, utos ng Diyos siya. Kaya ginawa ninyo, may Mama Mary na kayo, may Santa Filomena pa kayo, meron pa kayo sa Tuninyo, meron pa kayong mga Santo Santito at mga larawan ng kung sino-sinong mga banal at mga dinadakila ninyo. Galit na galit po ang Diyos diyan. Kasuklam-suklam sa paningin ng Panginoon niya. At ang wika ng Apokalipsis 21:8, ang mga mananamba sa larawan o sa mga Diyos-Diyosan, itatapon po sa impyerno. Ngayon, kung itinuturo sa atin na ang pagkatakot sa Diyos, ito ang susi para magkaroon tayo ng karunungan, eh ano po ang pagbabatayan natin habang tinuturuan tayo ng Diyos sa ating pag-aaral? Tulad po natin, nang tayo nag-aaral pa magmula kindergarten, elementary, high school, hanggang sa kuleyo, eh natural meron pong mga aklat na binabasa sa atin at pinag-aaralan natin. Eh, sa atin po, anong aklat na dapat nating basahin para maging matatalino tayo? Eh, una ko nang binasa sa inyo, 34:16, mga kapatid na tagapakinig, ating sasaliksikin sa aklat ng Panginoon, iniutos ng kanyang bibig, pinisa ng kanyang espiritu at hindi na mga kailangan ng kasama. Yan po ang mga salita ng Diyos. Yan po ang Biblia, yan ang ating basihan ng pag-aaral. Totoo po ba gayan? At talaga bang makapangyarihan yan at may bisa? Basahin natin ang itinuturo ni Apostol Pablo sa kanyang ikalawang Timoteo, Kapitulo 3, versikulo 15 hanggang 17. At mula sa pagkasanggol ay iyong nalalaman ang mga banal na kasulatan, Biblia. Makapagpapadunong sa iyo. Ito po, hindi lamang tayo dudunong eh. Ano mangyayari pa sa atin? Makapagpapadunong sa iyo sa ikaliligtas. Maliligtas pa tayo. At itong kaligtasan na ito, hindi lamang kaligtasan sa lupa. Hindi lamang kaligtasan sa lahat ng nangakaumang nakapanganiban. Kung hindi, kaligtasan ng ating mga kaluluwa at makapagdadala sa atin sa buhay na walang hanggan. Eh, paano tayo maliligtas? Sa pamamagitan ng pananampalataya kay Kristo. Kung magkakaroon tayo ng pananampalataya kay Kristo. Paano tayo magkakaroon ng pananampalataya kay Kristo? Kung babasahin natin ang tinatawag na mga banal na kasulatan. At ayon pa man din kay Apostol Pablo, ang isa pang
paraan para tayo po ay maging marurunong sa pamamagitan ng Biblia at magtamo ng kaligtasan ng ating mga kaluluwa. Ang aral niya para sa mga hindi makabasa, ang aral ni Apostol Pablo sa mga bulag, mga kapatid, paanong paraan magkakaroon ng pananampalataya ang isang tao sa ating Panginoong Jesucristo? Romanos, Kapitulo 10 at Versikulo 17. Ngayon nga ang pananampalataya ay dumarating sa pamamagitan ng pakikinig. Ano ang pakikinggan? At ang pakikinggan ang mga salita ng Diyos na lumalabas sa bibig ng ating Panginoong Jesucristo. Ang ganda, napakaliwanag. Sa makatwid po baga, mga minamahal naming mga tagapakinig, ang pagkakaroon o ang pagtatamo natin ng karunungan na makapagliligtas ng ating mga kaluluwa ay ang pakikinig o ang pag-aaral sa pamamagitan ng pakikinig sa mga salita ng ating Panginoong Jesucristo o Panginoon Diyos na lumalabas sa bibig ng ating Panginoong Jesucristo. At ang mga ito nga po ay nangakasulat sa banal na kasulatan. Ngayon, tungkol po sa mga iba't ibang uri ng ating tinatawag na kaalaman habang tayo nabubuhay sa lupa, alam natin, tayo kailangan pumasok sa eskwelahan, mag-aral at magkaroon tayo ng karunungan dito sa lupa na kinasihan o may pagsang-ayon ng Diyos. At gayon din po sa mga gobyerno, meron tayong mga batas ng pamahalaan na kinakailangan din po na ating tanggapin, tamuhin na may kapahintulutan mula sa Diyos. Ano po yung mga aklat na iyon maliban sa mga banal na kasulatan? Uulitin ko pong muli, babasahin ko muna ang 3:15 ng Timoteo. Mula sa pagkasanggol ay iyong nalalaman ang mga banal na kasulatan na makapagpapadunong sa iyo sa ikaliligtas sa pamamagitan ng pananampalataya kay Kristo. Ito nga po ang Biblia. Pag-aaralan natin ang tungkol sa Panginoon, ang mga salita ng Panginoon, at sasampalatayanan natin at makapagkabibigay sa atin ng buhay na walang hanggan. E tungkol po sa mga kaalaman, sa mga pamumuhay natin, sa karaniwang buhay natin dito sa lupa, alin naman yung mga aklat na dapat nating pakinggan at pag-aralan sa mga eskwelahan? Ituloy po natin sa 3:16 ng ikalawang Timoteo. Ang lahat ng mga kasulatan na kinasihan ng Diyos. Meron pong mga kasulatan, books, na kinasihan ng Diyos. Alin-alin ang mga yan? Mapapakinabangan din naman sa pagtuturo. Ayan po. Yung mga aklat na ginagamit sa atin ng ating mga guro, ng ating mga teacher, eh sa pulpa po nung tayo nasa kindergarten, meron tayong mga Pepe and Pilar, o natatandaan pa rin nyo, eh yan po ay kinasihan ng Diyos ng Espiritu. Kaya nga tayo nangatuto ng pagbabasa, hindi po ba? Ang lahat ng mga kasulatan na kinasihan ng Diyos ay mapapakinabangan din naman sa pagtuturo, yung ginagamit sa mga eskwela, sa pagsansala. Ano ba ibig sabihin ng pagsansala? Sa pagsaway. Yan po ibig sabihin upang mapigilan ang tao sa krimen. Halimbawa, ang pagpatay, ang pakikiapit sa hindi niya asawa, ang pangangalo niya, ang tinatawag na panluloko, ang mga sari-saring mga kriminalidad. Kailangan po mapag-aralan nila yung mga aklat na kinasihan ng Diyos sa pagsaway. Para ano? Sa ikatututo na nasa katwiran. Ano ba ibig sabihin ng katwiran? Justice. Kaya maging yung mga aklat na pinag-aralan ng mga abogado, yan po, kinasihan po yao ng Diyos. Maliban na sa ano,
ang wika ni Apostol Pablo kay Tito 1:14, huwag mga kinig sa mga katha ng mga Hudyo at sa mga utos at aral ng mga tao na sinsay sa katotohanan. Ano ang isang halimbawa na aklat ng mga tao, katha ng mga tao na sinsay sa katotohanan? Yun pong aklat na ano? Nagtuturo na taliwas sa mga salita na iniwanan ng Diyos sa banal na kasulatan. Katulad po ng aklat ni Charles Darwin, na tayo daw pong mga tao, bunga lamang ng mutation. That is against the words of God. Na tayo raw mga tao, nanggaling sa mga unggoy at mga gorilya. I will not believe, I will not accept. Hindi po yan kinasihan ng Diyos ng Espiritu niya. Sapagkat sa Biblia, tayong mga tao ay nilalang ng Diyos mula sa kanyang larawan. I am created by God and was formed with the image of God. Yan po ang sinasabi ng Biblia. Kaya huwag kayong makikinig sa mga katha ng mga tao. Ano pa ang isang halimbawa? Yun nga pong mga apokripa na idinagdag ng simbahang Katoliko sa banal na kasulatan. Ayun po yung mga salit-saling sabi na ng mga papa sa Roma. Salita na po ng tao yun, sinsay sa katotohanan o kasinungalingan. Mga kapatid, kaya bakit kailangan ang mga aklat na kinasihan ng Diyos ng kanyang Espiritu? 3:17, ito ang sinasabi niya sa banal na kasulatan. Upang ang tao ng Diyos ay maging sakdal, perfect, tinuruan, lubos sa lahat ng mga gawang mabuti, superlative. Kapag ang tao nakapag-aral ng Biblia at kapag ang tao ay nakapagtapos ng kanyang pag-aaral sa matataas na universidad sa pamamagitan ng mga aklat na kinasihan ng kanyang Espiritu sa katwiran, ang tao magiging sakdal. Bakit po? Pagka ang tao ay nag-aral ng Biblia, una, natutuhan natin, iibigin natin siya, buong puso, buong lakas, buong buhay. Ikalawa, ibigin natin ang ating kapwa-tao gaya ng pag-ibig natin sa ating sarili. At kapag tayo nag-aaral naman sa mga universidad at mga paaralan, binabasa naman natin, pinakikinggan, pinag-aaralan ang mga aklat na kinasihan ng Diyos ng Espiritu, tulad nga po ng mga aklat na aking nabanggit sa inyo, matatakot tayo na gumawa ng lahat ng kasamaan. Kaya po, napakaliwanag ng Biblia. Tayo po, mga kapatid, ay kinakailangan na sa Diyos hihingi ng karunungan at siya ang magbibigay sa atin at ang mga aklat na kinasihan ng Diyos ng kanyang banal na Espiritu. Totoo po ba gayan? Ano po baga ang payo nga ng mga banal na kasulatan upang tayong mga tao ay makatiyak na ang tatamuhin nating karunungan nanggaling o bigay ng Diyos? Buksan po natin ang aklat ni Apostol Santiago sa kanyang 1:5. Ngunit kung nagkukulang ng karunungan ang sino man sa inyo, ito po, kung nagkukulang ng karunungan ang sino man sa inyo, ako wala po akong karunungan huwag naman kayo magagalit sa akin, nababanggit ko lamang sa inyo, lagi po akong nananalangin na humihingi po ako ng karunungan sa Diyos. Bakit? Ito nga ang utos Kung nagkukulang ng karunungan ang sino man sa inyo, humingi sa Diyos na nagbibigay ng sagana sa lahat at hindi nanunumbat at ito'y ibibigay sa kanya. Ngunit humingi siyang may pananampalataya na walang anumang pag-aalinlangan sapagkat siyang nag-aalinlangan ay katulad ng isang alon ng dagat na itinutulak ng hangin at ipinapadpad sa magkabi-kabila. Huwag isipin ng taong iyo na walang pananampalataya na siya'y tatanggap ng anumang bagay sa Panginoon. Amen. Sa Diyos lamang tayo hihingi. Kung tayo'y nagkukulang ng karunungan, kailangan natin ng gabay, kailangan natin ng patnubay, humingi tayo sa Diyos, sa tunay na buhay na Diyos, mga
iginagalang ng mga kapatid, hindi sa mga larawan, hindi kay Mama Mary, hindi sa larawan ni Santo Niño, hindi natin maitutulad ang Diyos sa anumang bagay. At kung mananalangin tayo, ay magkaroon tayo ng pananampalataya na pinakikinggan tayo ng Diyos at ito'y ibibigay sa atin. Kung nag-aalinlangan tayo, hindi tayo tatanggap ng kahit anumang bagay sa Kanya ayon kay Apostol Santiago. Kaya nga, ayon pa man din sa ating Panginoong Jesucristo, saan tayo marapat na pumaroon upang pagkalooban niya tayo ng karunungan? Pabayaan natin ang guro ang magsalita sa atin. Juan 12:26, ang Panginoong Jesucristo. Kung ang sino mang tao'y naglilingkod sa akin, ay sumunod sa akin. At kung saan ako naroon, doon naman doroon ang lingkod ko. Ayan. Napakaliwanag po. Hihingi tayo ng karunungan sa ating Panginoon Diyos na si Kristo Jesus. Saan ba naroon ang ating Panginoong Jesucristo? Ang Panginoong Jesucristo po baga, makikita natin, hindi po. Nandun na po ang Panginoon sa kaharian niya sa langit. Ngunit ang Panginoon po, walang kamatayan. At ang Panginoon, nakatitig ang kanyang paningin sa kanyang mga lingkod na mga tapat. Kaya kung tayo po'y tapat, kung tayo po'y naglilingkod sa kanya, hihingi tayo sa kanya ng karunungan. At kung saan siya naroon, doon naman tayo doroon. At bakit nga po, anong matibay na basihan natin na susundan natin siya kung saan siya naroon? Basahin natin, Mateo 23:8. Datapwat, kayo'y huwag patawag na rabay sapagkat iisa ang inyong guro. Yung rabay, ibig sabihin ni guro, kayong lahat ay magkakapatid. At sa 13:13 ng San Juan, tinatawag ninyo akong guro at Panginoon. Mabuti ang inyong sinasabi sapagkat ako nga. Una, huwag magpatawag ng rabay ang sino man. Ito yung salita sa mga apostol. Kung sinabi sa mga apostol, huwag kayo magpatawag ng rabay, lalo na po sa ating lahat sa huling araw. Ang dami pong mga mangangaral, kung tawagin sila, rabay, guro, teacher, mga kapatid, hindi nila na alam, nagkakasala sila sa Panginoon. Iisa lang ang ating rabay, iisa lang ang ating guro, ang ating Panginoon. Sino ang ating Panginoong Jesucristo? Saan ba naroon ang Panginoong Jesucristo para tayo turuan niya? O Colossos 1:18 at 14. Si Kristo ang ulo ng katawan. Sa makatwid bagay ng iglesia, ano ba ang pangalan ng iglesia? Alam na po natin, 1 Tesalonica 2:14. Nagtayo ang Panginoon, sangayon sa Biblia, sa Mateo 16:18, itatayo ko ang aking iglesia sa ibabaw ng malaking bato upon this rock. Hindi po kay Pedro itinayo. Si Pedro, stone, no? Sa rock, sa ating Panginoong Jesucristo, sa pamamagitan ng kanyang mga salita. O, buksan ninyo ang aklat ni Mateo sa kanyang kapitulo 7, versikulo 26 hanggang 28. Ang nakikinig ng aking salita at ginagawa, matutulad sa taong matalinong nagtayo ng kanyang bahay o kaluluwa sa ibabaw ng malaking bato. Ang malaking bato na tinutukoy yung salita niya kung ating sampalatayanan, nakatayo tayo sa ating Panginoong Jesucristo at kung ating sinusunod. Ano nga ang pangalan ng iglesia na itinayo niya sa Jerusalem ng Hudiya? 1 Tesalonica 2:14, nagsisitulad kayo sa mga iglesia ng Diyos na nasa Hudiya kay Kristo Jesus. Bakit sinasabi ni Apostol Pablo nakikitulad na lamang tayo? Hindi na po tayo pwedeng magtayo pa ng ibang iglesia ng Diyos. Sino man ang wika ng banal na kasulatan, hindi na makapagtatayo pa ng natatayo na. Sino ba natatayo na? Ito nga ang kinasasaligan ng mga apostol. Sa makatidbaga ang kanyang katawan, ang iglesia ng Diyos kay Kristo Jesus. Kung saan ako naroon,
doon-doroon ang lingkod ko. Si Kristo pala ang presidente ng kanyang iglesia o katawan na siyang iglesia ng Diyos kay Kristo Jesus. Kailangan naroon tayo sa iglesia na yon. Eh bakit sa iglesia ngayon lamang tayo dapat pumaroon? Una, doon niya tayo tuturuan. Yun ang ating eskwelahan. Yun ang bahay ng Diyos. At ano ang naroroon? Colossos 1:14 na siyang kinaroroonan ng ating katubusan, na siyang kapatawaran ng ating mga kasalanan. Maliban po sa iglesia ng Diyos kay Kristo Jesus, eh wala na po tayong makikita pa na ibang iglesia kung saan tuturuan niya tayo ng kanyang mga salita na lipos ng Espiritu at lipos ng buhay. O sa 63 ng San Juan, totoo ba yan? Salaman walang pakikinabangin kayong anuman. Ang Espiritu nga ang bumubuhay. Ang mga salita na sa inyo aking sinasalita, pawang Espiritu at pawang buhay. Ngayon, ang huling tanong natin, eh, paano tayo magiging iglesia ng Diyos o katawan ng Diyos? Sang-ayon sa banal na kasulatan, buksan natin ang Galatians 3:26. Ganito po naman ang sinasabi ni Apostol Pablo, sapagkat kayong lahat ay mga anak ng Diyos. Paano tayo magiging anak ng Diyos? Sa pamamagitan ng pananampalataya kay Kristo Jesus. Eh, pananampalataya lamang ba? 3:27. Sapagkat ang lahat na sa inyo'y binautismohan kay Kristo, ibinihis na si Kristo. Eh bakit kailangan ang bautismo? Eh kailangan po susundin natin ang utos ng Panginoong Jesucristo. Ang sumasampalataya, kaya dapat pangaralan eh. Anong pakikinggan ang Ebanghelyo, ang mga banal na kasulatan? Pag sumampalataya na tayo, ang wika ng Panginoon, Mateo 28:19, ang sumasampalataya, bautismohan ninyo sa pangalan ng Ama Diyos, Anak, Kristo Jesus, Espiritu Santo, ang Biblia. Tayo'y magiging mga anak na ng Diyos, mga kapatid. At kung anak ng Diyos, eh hindi tayo itatapon sa impyerno. Sino man tayo? Tayo man ay Pilipino, Koreano, Amerikano. Eh totoo ba yan? Kapag sumampalataya ang sino man tao at mabinyagan sa pangalan ng Ama, Anak at Espiritu Santo, eh anak na ng Diyos, 3:28-29. Wala nang magiging Hudyo o Grego man. At masasabi ko, wala nang Pilipino, wala nang Incheck sa lahat ng magpapabautismo. Wala nang magiging alipin o malaya man. Aba, hindi na tayo alipin ng Papa sa Roma. Hindi na tayo alipin ng sugong anghel na napakabigat kung mag-utos sa mga miyembro. Huwag nyo kalimutan, ikapo, ha? Abuloy dito, abuloy dyan. Ha? Hindi na tayo magiging lalaki o babae man sapagkat tayong lahat ay iisa kay Kristo Jesus. 3:29, bakit? Sapagkat kung kayo'y kay Kristo, eh sino man na kay Kristo? Iglesia ng Diyos kay Kristo Jesus. Romanos 8:1. Kung kayo ngay kay Kristo o sa iglesia ng Diyos kay Kristo Jesus, kayo nga ang binhi ni Abraham at mga tagapagmana ayon sa pangako. Sama ka, Tuwed? Anak na rin tayo ni Abraham. Tayo ang mga Israelita sa Espiritu. Tapos na po ang mga araw ng mga Hudyo sa literal o materyang Israelita. Ngayon po, tayo na ang iglesia ng Diyos kay Kristo Jesus, katawan ng Panginoong Jesucristo. Dito, kinakailangan pumasok tayo, tuturuan tayo ng Diyos. Matutupad sa atin ang sinasabi ng banal na kasulatan, mga kapatid, kung tayo'y sasampalataya at magpapabautismo sa pangalan ng Ama, Anak at Espiritu Santo, tayo nga ang mga tagapagmana sa pangako, mga anak tayo ni Abraham, hindi tayo gagawing mangmang, mananatili tayong matatalino sa buhay na ito at hanggang doon sa buhay na walang hanggan. Mga kapatid, ito po ang ating natutuhan. Santiago 3:13, sino ang marunong at matalino sa inyo?
ang marunong at matalino ang nabinyagan sa Iglesia ng Diyos kay Kristo Jesus at ang tumutupad sa lahat ng kanyang mga aral na ipinag-utos sa atin. Ito nawa ang ipagpala, ibasbas sa atin ng Diyos magmula po ngayon, magpakailanman. Amen! At ngayon mga kapatid, mga mahal namin sa buhay at mga kaibigan, bago po tayo maghiwa-hiwalay, tanggapin po nating lahat ang walang hanggang pag-ibig, ang kanyang walang hanggang pagbibiyaya, ang pakikipisan, kaaliwan, pamamatnubay at ang kagalingan ng kanyang banal na Espiritu. Ito nawa ang kanyang ipagkaloob sa ating lahat hanggang sa ating mga sariling mga mahal sa buhay, higit na nga sa lahat ng sa kanila ay inaalipin ng mabibigat na mga karamdaman. Aman Diyos, nakikiusap kami sa iyong hipuin mo po ang mga sa amin pinasapitan mo ng mga mabibigat na karamdaman. Pagalingin mo po, Panginoon, at ang marami na sa aming may mga katandaan na at ang maraming naghihikaho sa pang-araw-araw na pamumuhay, pagbuksan mo po sana kaming lahat ng magagandang pintuan ng kapalaran. Bigyan mo nawa kaming lahat ng kagalingan, kalakasan at mga katalinuhan sa matuwid at mapayapa naming pamumuhay sa sanglibutan ito. Ito nawa ang iyong pagpala, ipagpala, ibasbas at ibendisyon sa aming lahat. Sa loob at labas ng aming mga tahanan, hanggang sa lahat ng aming mga kaibigan at sa buong kalaganapan ng Iglesia ng Diyos kay Kristo Jesus, magmula ngayon, magpakailanman. Amen! Kapayapaan po ang sumaating lahat. Purihin ang pangalan ng Panginoong Hesukristo hanggang sa darating na linggo po kung tayo po ay binubuhay pa. Maraming maraming salamat po sa inyong lahat.